Akala ng iba, masarap ang OFW. Ang OFW, lagi ang pagod. Kinakaya namin. Nahihirapan kami, pero gumagawa kami ng paraan. Madami kaming problema. Problema sa trabaho, problema sa Pinas, problema sa pera, problema sa lahat. Pero hinahanapan namin ng solusyon. Minsan, umiiyak na lang kami sa dami ng problema, sa stress, sa amo, sa trabaho. Naiiyak na lang kami, namimiss namin yung mga anak namin, namimiss namin yung mga mahal namin sa buhay. May mga namimiss tayo, pero nagtitiis kami kasi wala eh. Walang choice kundi magtiis talaga at harapin ang hamon ng buhay kasi hindi naman yung parang kubaw lang na pwede kang mamasahi pabalik back and forth dito. Kung gusto mong umuwi na may pera, mag-ipon ka. Gusto mong mabago ang buhay mo, mag-ipon ka. Kasi wala naman talaga makakatulong sa atin kundi tayo lang din. Sa totoo lang. Kasi ako, sa dami ng pinagdaanan ko dito, may isa ba na inaalam kung ano ng kalagayan ko? Wala. Kinakaya namin lahat ng problema. Kinakaya namin ang hirap. Mga OFW lang din ang nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan talaga. Yung ano talaga ng pinagdadaanan ng isang OFW. Kasi sa Pinas, kahit mahirap, may karamay ka. Kahit mahirap, kahit wala kayong makain, may karamay ka. Dito, pag nagkasakit ka, ikaw lang mag-isa. Sa Pinas, masakit lang ang ulo mo, nakahiga ka na buong maghapon. Dito, masakit ang ulo mo, nagtatrabaho ka buong maghapon. Ganun kasi, bayad ang oras mo. Meron pang ibang amo na kahit baliwala sa kanila yung may sakit ka, baliwala sa kanila kung may nararamdaman ka, basta gampanan mo ang trabaho mo. Ganun talaga ang realidad ng pagiging OFW. Kaya kung mahina-hina ka sa mga problema, konting problema lang dinididip mo. Marami, may napanood ako. Na winakasan niya ang buhay niya dahil sa problema. Dahil kasi minsan kasi yung mga nasa Pilipinas, binibigyan pa ng problema yung nasa ibang bansa. Alam niyo, kung kaya niyo namang i-handle yung problema niyo diyan sa Pinas, huwag solusyonan niyo na. Kasi dito sa abroad, mag-isa ka lang talaga, piling mo nag-iisa ka lang talaga, wala kang kakampi, kundi sarili mo lang. Bakit kakampihan ka ba ng amo mo? Hindi. Sarili mo lang ang kakampi mo dito. Sarili mo lang ang dapat magmamahal sa iyo. Walang iba kundi sarili mo lang. At manalig sa Panginoon. Yun lang talaga ang sandata ng OFW. Yung iba, hindi nakakayanan kasi mahina yung loob nila sa problema. Mahina yung loob nila sa mga problemang ganyan na i-stress sila, winawakasan yung buhay nila dahil sa konting problema kasi mahina sila magdala ng problema. Pasalamat na lang tayong malalakas yung buo ang loob na magdala ng problema. Pero